Hi guys! Nandito ka ngayon sa tutorial ng KOTOBEE Basics. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, hit the subscribe button. Yo! Boom! The thing goes grrrr! Skiriki! And a pup-pup! Boom! Okay, so here in KOTOBEE Basic tutorial, pag-aaralan po natin yung the serial number. Paano tayo kukuha ng serial number kay KOTOBEE, since pag wala po tayong serial number, there will be restrictions sa mga po pwede nating i-click, po pwede hindi tayo makapag-export ng ating ebook or some buttons na hindi siya magiging functional. Paano tayo mag-open ng application? I-discuss din natin yung mga important buttons na palagi natin gagamitin pag ginamit po natin tong application. And you can also learn the basic of the book manager button. Actually, importing book cover ay na-discuss ko din sa KOTOBEE 1 tutorial. But this will be a little bit detailed. Dahil ang gagamitin po natin ay ibang button naman. We will be also tackling about table of contents. Paano po yan? And of course, magkakaroon tayo ng basic knowledge kung paano po tayo gagamit o gagawa ng ating sariling book cover. Dahil, syempre, para naman maging mas presentable yung ating ebook, mas maganda na kinustomize din natin siya. And of course, the details na kailangan for the book ay nandoon sa book cover. And of course, that will be based on the recommended design. And of course, on how to save it. So, here we go. KOTOBEE Basic Tutorial, ito po para po sa mga hindi pa nakakaalam, this is a premium software for ebook. Ibig sabihin po ng ebook, ito po yung mga libro, modules na meron na tayo na soft copy sa ating mga gadgets. No? Okay, so how to get a serial number in KOTOBEE? Paano mo ba malalaman kung meron ka ng serial number o wala? Usually po, kapag ka wala ka pang serial number, makikita mo po dito, dyan sa pangalan ko, enter serial number. So, kapag kakinlik mo yan, lalabas dyan yung mga prompt and you have to register. Magre-register ka and then pag kinlik mo po yun, lalabas dun yung prompt na kung saan hihingin yung iyong email address. Doon po i-email ni KOTOBEE ang serial number. And then after that, pag nakuha mo na yung serial number, balik ka kay KOTOBEE and then there you go, ilalagay mo na po doon yung serial number, copy and paste. Ilalagay mo lang dyan kung ano yung serial number na ibinigay sa'yo via email. Okay, so that is very basic, no, para po sa atin. Okay, next one, how to open KOTOBEE. Of course, sa tingin ko, meron naman na kayong mga downloaded KOTOBEE sa inyong mga PC, but if wala, ibibigay ko po yung URL sa baba para makapag-download kayo free, no? And then, of course, kapag nakapag-download na kayo, i-click nyo lang po yung KOTOBEE sa inyong desktop. Okay? And after that, may lalabas po na prompt na ganito. Okay, ganyan po. So, choose your book layout. Either flowable layout or fixed layout. Now, pag tayo po ay gumagawa, ang palagi po nating i-click ay reflowable layout. Bakit po? Kasi kapag itong layout po ang ginamit natin, automatically, mag-a-adjust yung layout na ginawa mo sa any gadget o sa any device na ginagamit ni reader. So, obviously, pag fixed layout, hindi siya gaanong mag-a-adjust and of course, mako-compromise yung content mo in the most possible way. So, i-click po natin yung reflowable layout. So, there you go. Ito na po yung mismong platform ni KOTOBEE. As we can see, meron tayong edit, customize, export, manage, etc. But here, punta po muna tayo dito sa pinakataas. Makikita natin si file, si settings, support, add-ons, bonus, and help. So, ang palagi lang natin o importanteng buttons lang na gagamitin natin. Okay? Si file po,
NU or Control N para sa shortcut natin sa keyboard. Ito po ay paggagawa tayo ng another module, another book, no, using KOTOBEE. We can also use Control O or Open. Tayo po ay pwede tayo mag-open ng KPUB or EPUB. Ano po ang pinagkaiba ni KPUB sa EPUB? Si KPUB po, ito po yung mga files na editable. Ibig sabihin, pag in-open mo siya po, pwede mo pa siya i-edit. When, on the other hand, EPUB, ito yung mga finished product na sinave mo na kapag ka in-open mo siya, it will not be editable. Okay, so kapag ka, for example, you have your project and then gusto mo pa siyang magkaroon ng changes, isi-save as mo siya as KPUB. Pero if you think that will be the final output, you will save it as EPUB. Import from, pwede tayo mag-import o magpasok ng mga files like PDF, EPUB, HTML, and documents. Save, pag pinindot natin yung Control S, the project that you are currently working on is will be saved as a file, existing file. While on the other hand, to save as naman, Control Shift S, ito naman po ay file that you will save on the another, gagamit ka ng another file name. Okay, save as. So, kung halimbawa nag-open ka ng existing KPUB at gusto mo siyang i-save ng another document, you will save it as Control Shift S. Okay. And optimize and save for 8 timestamp backup. Pero ang actually ang gagamitin lang po natin dyan ay ito. NU, open, import, save, save as. Okay. Sa settings naman, ito medyo ano lang to, minor lang to. We can change language. O pwede tayong mag-English. Okay, pero unfortunately walang Tagalog dito kasi meron tayong mga Tagalog English terminologies that could not be translated into Tagalog. Sa skin naman, ito yung basically ito yung kulay ng mismong application. Yung original niya, color violet, po pwede tayong kung medyo masakit yung mata mo, pwede kang mag-light. No, kung nasasakitan ka pa rin, gusto mong dark mode, po pwede rin naman. Okay. So, ako mas komportable ako sa original. Okay, which is the violet. And ito po hindi na siya gaanong ginagamit na pag tayo ay gumagawa. But you can explore those buttons naman for if you wanted to ano to explore pa the application. Okay. So, we know how to open the KOTOBEE. Okay? Discuss important buttons. Yeah. Ito pa pala sa gilid. Okay, bago ko po makalimutan, meron tayo dito sa gilid. Image and gallery, pinagkaiba po niyan pag si image ang gagamitin mo. Mag-import ka ng image, pero isa-isa lang siya. Diniscuss ko po yun sa second part nito, which is KOTOBEE 1 tutorial. Nandun po yun. Gallery, yan din po ay importing image, pero swipeable siya. We can also link anchor questions. Questions, ito po yung ginagamit natin pag tayo mag-import ng quizzes. Videos, pwede rin po. Audio, audio sync. Container, widget, equations, and 3D. Pero usually po ang ginagamit natin dyan ay image, gallery, link, questions, video. Audio and audio sync, kadalasan hindi. No? Kasi nakakadagdag siya ng bigat ng mismong file. Okay, so dito naman po sa taas, kung makikita natin, we have the normal, the font, the size. Yan naman po ay ang mga buttons para sa content na ilalagay natin sa ating application. Po pwede tayong mag-iba-iba ng ating mga ng ating content o text, no, style ng ating text. We can have, for example, I have the word, po pwede natin highlight natin yan, po pwede natin ibahin from normal to heading 2, and dyan naman po nakikita natin yung changes. For font, we can have Arial, we can have Comic Sans, we can have Career New, we can have Georgia, but yung recommended po sa atin is Arial. Okay, for sizes, we can have from 8 up to 72. Okay,
for the largest. And we can also have the bold. Okay. Control B for shortcuts. Nakikita natin yan. I'm not clicking anything. I'm just using shortcuts. For italicize or italic, pwede tayong I. Okay. Control I. Okay. For underline, ito po. Control U. We can also have. Okay. Pwede din natin ibahin yung colors niya. Dito lang po sa taas. Yung nakikita nating A. Ayan. Yung A na merong underline sa ilalim. We can change the color. No? Okay. From black to white. Siyempre, wag naman white kasi white yung background natin. To gray, etc. Pwede rin po tayong magkaroon ng background of the word or of the text. Sa tabi po niya, meron tayong nakikitang A. Pag tinutok natin ng cursor, lalabas po ang background color. We can use this color, for example, para mag-complement kuha tayo ng medyo dark color. Okay. So, pwede rin po tayong mag-input ng mga columns katulad nito. Pero, we can also import columns na ilalagay natin from PowerPoint presentation or from Word. And I suggest na yun yung gamitin natin kasi mas madali siyang i-navigate at mas madali siyang i-edit. Okay? So, we can also have to insert horizontal line. Pwede rin tayo for equation, for special characters. Pwede rin tayong magkaroon ng mga bullets here. As you can see, we can have numbered list. 1, 2, 3. Okay. Or pwede rin tayong magkaroon ng bullets here. So, we can have 1, 2, 3. Okay. Pwede rin po natin i-decrease or increase ang ating mga indention. Apostrophe or block quote, yung apostrophe na symbol po. We can also the alignment po, pwede rin natin siyang ibahin. Okay, for example, we can align it to the left na nakikita natin. We can put it in the middle, we can put it sa gilid, at po pwede natin i-justify. Okay, for L, for this, control L. Okay, for middle, if I'm not mistaken, control E, but it's not working here. Pero the control keys of the following will be control L, control E, control R, and justified control J. Okay, what else? So I think it's time for us to edit some book cover. Pero bago tayo mag-edit ng book cover, paano tayo gagawa o mag i-insert ng ating book cover? Dito po sa gilid, makikita natin dito sa gilid, meron tayong isang malaking box dito. Okay, po pwede tayong simply upload itong edit cover. Pero para ma-conclude natin o ma-include natin yung buong details ng libro, punta tayo dito sa book manager. Okay, punta tayo sa book manager and then click it. May prompt po na lalabas. We have the book info or book information. For example, ang atin pong title of the book will be The Exploration of ICT. Exploration to ICT rather. As we can see, kung ano po ang nilalagay natin dito, din po ang nalalagay o yung changes niya natatransfer din doon sa book title sa labas. Okay, so author, that should be you, of course, kasi ikaw ang gumagawa. For example, okay, I'm going to input my full name. Okay, your name. As a publisher, ang publisher naman po, okay, kung ano po ang school natin, no? Okay, so here, I have, okay, so we have the author, your name. O pwede po natin i-screenshot yan. Okay, I think I will be including this on my description sa baba. Publisher, kung anong school ka. So, for example, my school is APC High School. Okay, so ISBN, wala po tayong ilalagay dyan since we are not selling our book. Yung rights po, kung anong division ka. For me,
I work under the TEPED NCR SDO QC. Okay. So, ang description po, ito para siyang acknowledgement or para siyang introduction of your book. So, let us first have this. For example, I would like this to have the introduction of my book. This module is intended to CSS or ICT. Okay, gawin natin siyang ICT learners to guide them. It covers the lesson of the first quarter. Okay, so as you can see, ayan po yung magiging description ng aking libro. After that, hindi pa tayo mag-click OK. Okay, pupunta po muna tayo sa table of contents. Okay, so sa table of contents, isa lang ang gagawin po natin. I-auto-generate lang natin para kung anong chapters ang ilalagay natin dito sa ating libro, automatic po na mag-generate siya ng table of contents. And after that, I think we're done. Okay. So, as you can see, okay, makikita natin dito, nagbago siya. Exploration. Okay. So, here, dito naman po, sa pag-i-edit ng ating cover page po, pwede tayong gumamit ng PowerPoint presentation. Pwede naman tayong gumamit ng Microsoft Word, pero I suggest na since I think halos lahat naman po tayo ay gumagamit ng presentation, PowerPoint, so I think this will be a lot better. So, para po baguhin natin yung ating layout, dahil wala naman pong libro na pahiga, pupunta po tayo sa design. Design ribbon. Again, design ribbon. Sa gilid po, meron tayong slide size. And then, custom slide size. Okay, gagawin po natin siyang portrait. From landscape to portrait. Okay. Okay, and then after that, we can ensure fit. Okay. Nakikita po natin yan. So, I already prepared some pictures that will be used here. So, ang gagamitin ko po will be the DepEd logo. Alright, and then the picture of this one. So, of course, lalagay ko muna, i-insert ko muna dito. Alam naman na po natin kung paano mag-insert ng mga pictures, right? So, ako, feeling ko pinakamadali for me will be dragging it. Dinadrag ko lang siya. Tatanggalin muna natin to. Okay. So, we can have the logo here. Okay. Ngayon, mag-i-insert po tayo ng what do you call it? Mag-i-insert tayo ng shape. Okay, shapes. And then, gagawa lang tayo dito. Always remember po, di ba, na pag tayo po ay gumagawa, palagi siyang naka-color coding. So, para hindi matakpan yung ating DepEd logo sa likod, double click, papupunta tayo sa ribbon ng format, send backward. Okay. So, there you go. Sa akin, since we are TLE, ang ginagamit po namin na kulay ay violet. Pero, syempre, magdedepende po yan sa kung anong kulay ang meron o ang department ninyo. Okay. And then, after that, syempre, ilalagay natin yung title. Yung title natin, no? Okay, maglalagay tayo ng title. Insert tayo, text. Okay. So, for example, ang aking the title of my book will be Exploration to ICT. So, we have recommended font and styles here. So, we have for font sizes, or for font style, we have the Arial. For the grade level, we should have it by 70. Medyo malaki yung nagawa ko. Liitan natin. For title, we can have it okay for module 45.
And here, double click lang natin siya para magkaroon siya ng background. There you go. This is just an example, ha, but I believe that you can do a lot better than this. Ayan po. And of course, syempre, since tayo po ay gumawa ng ating module, wag po natin kakalimutan na i-include ang ating name sa ilalim. Okay. So, we have here. Para po sa mga nagtataka, gumagamit po kasi ako ng keyboard na shortcut, that is why medyo mabilis, but I believe that you already know how to do this one. So for name, we should have it by 18. So yes, Antonia Castillo DLE. Or pwede natin ilagay na teacher. What size is that? 18. Okay, palitan natin siya. 18. There you go. Para ma-emphasize ang ating pangalan, pwede natin siyang i-bold and underline. Ayan. So, that is a sample of very, 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 very simple cover ng ating book. If you are done, you can control S or control shift S. You can save it on your desktop. And of course, don't forget, para ma-input natin siya, yung file type po niya should be jpeg or jpg. Yan, ilalagay natin na book cover. Book cover. And then save it. Since isa lang naman yung slide natin, we can click just this once or all slide. Alright. So, punta ulit tayo ng KOTOBEE. Para po tayo makapag-upload ng ating, book cover dito tayo sa gilid. May makikita tayong pencil dyan. Ayan ang ating i-click. And then, idadirect niya tayo sa ginawa natin na na folder. No, sa ginawa po natin na folder. Doon po, yun lalabas. And then, there you go. I hope you learned a lot from this. If you have questions, I am doing my best to enable the comment section below so we can interact after the video. Don't forget to like and subscribe this video. Thank you.